Alright guys, so good evening everyone. So alam ko, na-miss nyo na po yung video ko. So meron po ako ngayon kasama, isang malupit na tao. Yeah, his name is Ralph Rega from saan ka galing, kuya? Ay, sorry po, nagbabasa po kasi. Ano po ba yun? Ulit? Okay, so may kasama ko ngayon. His name is Ralph Noriega. And guys, tutulungan niya kayo kung paano mo madepensahan yung thesis niyo. So, we're going to discuss how to defend your thesis. So, meron po tayong tips na dapat pakakatandaan. So guys, dahil thesis month ngayon, sabi ni Sir Mel, so bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano i-defend ang inyong mga thesis. Okay, so you better listen para maintindihan nyo yung kanyang sasabihin. Do your homework. Isa rito sa malaking factor sa pag-defend sa thesis. Dahil hindi lang naman ikaw magsasolo ng thesis eh. Minsan, grupo kayo. So kung ano yung na-assign sa'yo, kailangan pag-aralan mo yon. Like kasi, for example, yung sa chapter 1. Oh, kasi minsan, di ba, nakakahiya naman kung yun na lang yung part mo, nagkamali ka pa. Yun, diba, Sir Mel? Dapat yung pagkakatandaan mo. Tatandaan mo yun, Sir Mel. Kasi, especially yung chapter 2, syempre review of related literature lang yon. So dapat dun na part na yun, alam mong gano'n. Aralin mo yan. Kumbaga, that's your shining moment. Iisipin mo gano'n. Ah, lupit nun ah. Shining moment yun. Shining moment yun. Kasi syempre, pag ikaw na-highlight dun sa thesis mo, taas ang grade mo. Oh, tama. Road to PICC ka na. Okay. Congrats ah. Lupit. So next is, prepare your presentation. Siyempre, kapag haharap ka sa kanila, kailangan alam mo yung gagawin mo. Hindi ka mukhang tanga dun na nagsasabi. Sige, tama. Okay. Hindi ka mukhang ewan dun na nagsasabi ng kahit ano-ano. So dapat alam mo yung mga sinasabi mo. Alam mo yung sinasabi mo, tsaka confident ka. Yun, yun ang importante sa lahat eh. Confident ka. Sigurado mataas grade mo dyan pag sinasabi mo. Tama. Support your teammates, groupmates, siyempre. Kasi kailangan yan para maging successful ang inyong defense. Okay guys, dress well. Kasi syempre, kapag nag-defend ka ng thesis, kailangan mabago kang tignan sa mga panelists, tsaka presentable kang tignan. Kasi nag-defend ka ng thesis, so kailangan makikita ka din ang confidence sa sarili mo and may sense of passion ka. Wow! Sense of passion! Be on time. Kakambal nito, anak. Kakambal to ng be professional. Kasi kapag on time ka, wala kang masasayang na oras. Tsaka mahalaga ang oras sa mga panelists. Hindi sila basta-basta. Pinapahintay. Hindi sila basta-basta. Tsaka hindi sila pinapahintay ng matagal. Dahil sabit silang makita kayo. Mm-hmm. And syempre, wala namang taong gusto masasayang ang oras nila. Diba? Tama kaya, be on time! Alright, so tandaan niyo. So ayun, be confident. Pero wag naman yung overconfident kasi hindi siya maganda. Nan guys. Parang anong tawag doon? Mukhang nagpapapansin, in short, in Tagalog. Mukhang nagpapapansin na hindi na siya maganda dahil pag overconfident ka, kung ano-ano na lang sasabihin mo, ay hindi na siya maganda. Kailangan tayo mo ay tindig mo pa lang ay okay na. Okay, so also pwede din magiging mukha kang arrogante. Kasi talagang feeling mo alam mo ng lahat. Huwag naman yung okay, ganyan. So, mukhang arrogante ito. Ito, yan. Parang ganito lang o. Yan, ganyan. Huwag naman ako. So, kusa. Yung mga panelists na yan, ako mahigit yung mga yan. Malulupit. Magagaling. Kaya kailangan yung ano mo, yung tayo mo maganda. Hindi ka tulad yung mga... Ito daw. Sigaya mo na siya. So, verbal tics. Ano kaya? Ayan, huwag nung gagawin yung gano'n kasi maling-mali yun. Kailangan consistent kayong magsalita. Oy, tama ba, sir? Tama. So, huwag ka ba dapat yes, laging sir. Meron. Dapat ready-ready ka, okay? So, yun. So, be animated. So, ang ibig sabihin nun is huwag kang maging stiff. Pwede kang gumalaw. Pwede mong igalaw yung kamay mo ng ganyan. Para na-express mo yung mga sinasabi mo. At saka doon din, sa way na yun, nailalabas mo yung kabaw mo. Tsaka kailangan marunong ka mag-release ng kaba kasi syempre lahat naman tayo kinakabahan kahit na at least nakakakaba ka pa rin pero kung paano lang tayo mag-release ayun kailangan natin pag-aralan importante kasi kawawala yan. That's a feeling, right sir? Yes, it means that it's you feeling, are sir. Yeah, kasi excited ka, you know, excited ka. Ayun. So next is don't be defensive. Oh, nagde-defend tayo ng thesis pero
pero huwag tayong over, huwag tayong sa sobra dun sa limit natin. Tsaka pag nagkaroon tayo ng critic sa mga families, tanggapin natin dahil meron naman tayong room for improvement. Hindi natatapos tayong matuto dahil hanggat nabubuhay, okay, depende. Tama ba yun, sir? Tama, you're right. Okay. So guys, don't make the audience feel stuck. Diba? So guys, don't make the audience feel stuck. Move on din tayo pag may time. Huwag naman tayo. Nandyan na tayo. Hindi tayo nag-move on. Kailangan iba-ibang topic na mag-resist defense, guys. Huwag tayo yun. Nandun lang tayo sa isang yun. Box. Nandun lang tayo. Hindi pwede yun. So dapat, hindi yung paikot-ikot. Dapat, kailangan pag natapos niyo yung chapter 1, move on natin sa chapter 2. Kapag sinabihan ka ng panelist mo ng Canon Road ka ba, matakot ka na. Bakit? Pinaikot-ikot mo lang si Pete. Ganun ba yun? Oo, oh, Canon Road. So guys, kung nakadakay sa Canon Road, nagigets niyo ako, ha? Tama ba yun, sir? Oo, gets ko yun, kahit hindi ko alam yun. Okay, go! Siyempre, guys, huwag niyo kalimutan magdasal. Sabayin mo naman ako. Oo, siyempre, magdasal. Before, during, and after. Siyempre, guys, during. Habang nagde-defend kung ka grupo niyo, siyempre, magdasal. Oo, kasi kabang-kaba na yun, sobra. Kasi talagang paano ka ba, sir? Paano ka ba? Paano ka ba, sir? Yung mukha ko, hindi ba ba ito? Ganun ako ka ba? Pero, yun nga, huwag nung kakalimutan magdasal. At yung sinabi mo kanina yung before? Yung before, siyempre, matagisin mo pala sa umaga, magdasal na kayo dasal. Sana mag-succeed yung business. Depends nyo na magustuhan kayo ng mga families. Tapos yung after? Siyempre, after, I'm sure magiging successful yung business. Depends nyo. Mag-thank you kayo sa kanya. Kanino ba? Si God! Ayun, lupit naman. So, yun. Wag na wag niyong kalimutan yun. Kasi, sa kahit anong bagay, guys, hindi lang sa Days Defense. Kasi hindi naman natatapos yan ng pagdadasal. Maraming bagay yan. And baka katulong talaga yan sa inyo. Okay? So, pag natapos nyo na yung defense ninyo, or na-defend nyo na yung study ninyo, so don't forget to incorporate all the suggestions and critics ng inyong panelists. Para at least may tama yung mga panelists. Ay, wala ba? Mga mali, hindi yung panelist, ha? Hindi, minsan may mga tama yung mga yun. So, yun, alam nyo na ngayon kung ano yung mga tips na dapat nyo pagkakatandaan during oral defense. So, thank you so much, Ralph, for your time, for having you sa lugar na to. Problema, yeah. So, guys, don't forget to watch Ralph sa kanyang telesera. Ano ba yun? Superman. So, kailan sa 24 oras ka? Yeah, Superman. Estudyante siya doon. So, you can relate. Pero, wag nyo ako i-hate doon kasi bully student ako. Wag nyo akong gagayain. Dahil role lang naman yan. Okay. Abangan nyo yan. Magkita sa 24 oras. Superman. Okay. So, thank you so much. Bye.